Magandang araw po sa inyong lahat. So, ito pong muli si Jonas Mini Vlog. Magsha-share po ulit sa inyo ng mga tutorial about sa pagbablog. Mga tutorial po sa mga e-wallet, check nyo lang po sa playlist ko. Mga tutorial about sa YouTube, Facebook at kung ano-ano pa, check nyo rin po nyo sa playlist ko. Nandiyan po lahat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, yan, pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel at isama nyo na rin po ang notification bell para po updated kayo sa mga ganap ko. So, for tutorial po ngayon, ang tuturo ko po sa inyo ay sa mga vlogger po na nahihiya pong magsalita sa kanilang mga video, maishare po ako sa inyo. Napakadali lang po nitong tutorial to. Kasi katulad ko, minsan po nahihiya din po ako magsalita kasi minsan po nabubulol ako or nagkakamali sa mga sinasabi. So ito guys, sa mga nakikita ko po sa mga TikTok, Facebook, YouTube, marami na pong gumagamit nito. So i-share ko lang po sa inyo to sa mga hindi pa po alam kung paano po gamitin ito. So madali lang po guys. Kasi mag-i-type nyo lang po yung sasabihin nyo and then may magsasalita na po. And then kayo po yung pipili kung anong magandang accent. Kung anong, kung gusto nyo may taga-ibang bansa or Pinoy na Pinoy magsalita. So ano nga bang application ang tamang gamitin para sa ganitong sitwasyon sa mga nahihiyang magsalita sa kanilang mga vlog. So ito guys, punta lang po kayong Play Store and then i-download nyo pong T2S Text to Voice Read. Yan. Available po ito sa Play Store at sa App Store. Install nyo lang po. Ito po guys ay kailangan nga pala ng internet connection kapag ginamit po ito. So guys, simulan na po natin. Click lang po natin. Kung na-download nyo na po, click nyo lang po yung open. Ayan. And then itatype na po natin kung anong gusto nating sabihin sa vlog. Halimbawa po, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jonas Mini Vlog. So yan. Na-type niya po natin yung gusto natin sabihin. Kung gusto niyo pong habaan, habaan niyo na po. Habaan niyo pa po. For example lang yan guys, kaya medyo maikli pa po. Pag na-type na po natin, punta lang po kayong settings. Makikita niyo po yan sa ibaba. Yung setting symbol or setting sign. Yan. Piliin po natin kung anong gusto nating speech voice. French, German, Greek. Anong gusto nating speech voice, guys? So, kung Pilipino ka, ay di mag-Pilipino, speech voice ka. Charot. So, hanapin natin ang Pilipino. So ito ay naka-alphabetical. And then itong pangalawa naman po, language 1. Yan, pipili tayo kung anong gusto nating ano. Kung gusto niyo online, so Filipino with Filipino 1, PH language piliin natin. And then manage voice data. So Filipino pa rin dito ang lalagay natin. Filipino Philippines. For example, mas gusto niyo yung voice 1. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Yan. Voice 1 and then voice 2. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Yan. Voice 3. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Then punta tayo sa voice 4. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. So pipili po tayo sa wikang Filipino na po magsasalita nito. Then voice 1 to voice 4, kung mas gusto nyo. So, napili ko is voice 3.
Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. And then, i-back na po natin, guys. Back. Yan. Diba yan? I-play na po natin yung tinype na po natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jonas Mini Vlog. O diba, guys? Halimbawa, dugtungan natin. Taga Batangas ako, Alae. Then play po natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jonas Mini Vlog, taga Batangas ako, Alae. Oh, kung gusto natin palitan, guys, punta lang po ulit kayo yung settings. Gusto nyo yung manage voice data. Then Pilipino pa rin, guys, nakalagay dapat. And then manage voice data at Pilipino pa rin po. Tignan lang. Yan. Voice 2. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Isa voice itong 4. Halimbawa ng pangungusap sa wikang pa Filipino. Pa sa voice 4 kung maganda. Then play po natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jonas Mini Vlog, taga Batangas ako, Alae. Oh. And then kapag okay na, pwede nyo na po siyang i-save. Yan. I-save na po natin. Yun. So, kung lalagay natin yung titles, for example, mini vlog 1. Save na po natin. Yung file save successfully. And then, pwede po siya natin siyang ilagay sa mga, palagay edit po tayo ng mga video. Pwede mo ting ilagay na yun sa mga voice po natin. So, yun lamang po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po sa aking YouTube channel. At kung may mga tanong pa po kayo about dito sa video na to, pwede po kayong mag-comment. And then, pag nabasa ko, mag-reply po ako. So, yun lang po. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel dahil po marami po kayong matutunan sa aking YouTube channel. Check nyo po yung playlist. Andyan po yung tutorial vlog about sa Facebook, YouTube, TikTok at kung ano-ano pa. Andyan din po yung mga tutorial about sa mga e-wallet, mga free service fee at kung mga problema natin sa mga e-wallet. Yan, andyan po lahat sa aking YouTube channel. So yun lang po, maraming salamat po. See you po sa next tutorial. Bye-bye!